oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong, Dantes. Ready? Welcome, welcome. Hello, hello. 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 Andrew. Welcome, welcome to Family. Hi, August. Hello, hello. James, welcome. Go, go. Magandang hapon mga kapuso! Isang super November na super siksik sa good vibes ang araw-araw naming ino-offer dito po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Sa mga fans ng OPM, mag-ingay naman kayo dyan! Bakit? Eh kasi naman, mga superstar sa local music scene ang maghaharap ngayon! At eto na! Matagal-tagal din po natin silang inantay. But finally, nandito na po sila. Nandito na sila. Please welcome our first team from offshore music, ang Ely Vaters! Pinangungunahan ng ating bansang most brilliant singer-songwriter, an OPM icon and legend. Let's give it up for the one and only, Ely Buendia! Grabe! Sir Ely, welcome! So ko lang sabihin na isa akong tagahanga ng iyong musika. And maraming salamat for being here. At syempre, Sir Ely, sino-sino ba makakasama natin sa elevators ngayon? Yes, over here, we have Jairo from the band Pink Men, ang suki ng shampoo at conditioner. What's up, Jairo? Welcome. Good evening. Okay, and then we have Pio from the band Allison. Hello, Pio. Tinaguri ang live seller sa TikTok. Hello. And last, si Emmy from Carousel Casualties. Hello, Emmy. Ang mahilig tumitik. There you go. Sila po ang bumubuo ng elevators. At syempre, kailan na ba ang lalabas ang buong album? Ang buong album ay lalabas sa November 8. November 8. Abangan po natin yan. Pero bago yan, syempre, good luck po sa elevators. Naging ngayon dahil eto na makakalaban ninyo. Eto, gumagawa ng sariling marka po sa OPM scene with their own brand of musical styles. Kaya kasama po natin ang mga taga Careless Music. Let's meet the Care Bears! Ang kanilang team captain, singer, songwriter, actor, record producer, at ang founder at presidente ng Careless Music, please welcome James Reid. Thank you. Thank you. Welcome, James. Hi, everyone. Sino-sino makakasama natin sa Careless? Today we have with us here the bunso of the Careless team, Julian Salvador. Hey, Julian. And then next, we have the indie R&B goddess, August Wah. What's up, August? Thank you. And the super cool guitar guy, Andrew Panopio. Yes, there you go. The band, Sus. There you go. Good luck, guys. Care Bears. Good luck, guys. Let's get it on. Alamin na natin ang sabi ng survey. Ely and James, let's play Family Feud. Good luck sa inyo. Gentlemen, narito ang tanong. The top six answers are on the board. Ano ang ipinagbabawal gawin sa loob ng sinihan? Go! James. Sigaw. Sumigaw. O, mag-ingay. Pero hindi mo mapipigilan yan. Lalo na siguro horror yan o kinikilig ka, di ba? Mapapasigaw ko pero bawal daw yan. Nandiyan ba ang pagsigaw? Uy! Yeah! Nandiyan. Salamat. Thank you. James. Pass or play? Let's play. Play. Let's play. Ely, balik muna tayo. Let's go, James. Play round one. Let's go! Let's go! Julian, ano kaya pinagbabawal gawin sa loob ng sinihan? Kissing. Oh, kissing, ha? Pinagbabawal ba yun?
Bawal sa kanya. Bawal ba yun? Bawal. Bawal sa kanya. Hindi. Hindi, paano smack? Smack lang. Sa katabi mo. Smack lang, pwede yun. Anyway, nandyan ba ang kissing? August, ano pinagbabawal sa labuhin ng sinihan? Mag-video. Yon. Hindi lang bawal, illegal. Makukulong ka pag mag-video sa loob. Nandiyan ba ang pag-video? Andrew, anong pinagbabawal gawin sa loob ng sinihan? Bawal kumain ng pagkain may malakas na amoy. Oh, kagaya ng cup noodles. Services? Wala. Elevators, time to huddle, to think of an answer. James! Ano pa kaya? Sige lang, ako kami naisip ng ano, inuoti dyan eh. Sige lang. Wala. Time out! Huh? Yeah, 3 seconds. No. Elevators. Emmy, anong pinagbabawal kaya gawin sa sinihan? Tumawag using your cell phone. Tumawag. Pio. Pio. Ano bawal? Actually, yung mag-text na sobrang mag-text. Ano. Mag-text? Oh. So, di ba, gamit din ang cellphone, tumawag, mag-text. Ano kaya mas bawal pa? Makipag-break sa jowa! Doon mismo! Tulo! Oh my goodness! Nakipag-break! Eli, isang tamang sagot lang ang kailangan natin. Ano ang ipinagbabawal gawin sa sinihan for this round? Doon ako sa gumamit ng cellphone. Gumamit ng cellphone. Pag tama to, maaagaw po ang 63 points na naipon ng Care Bears. Nandiyan kaya ang cellphone! Yeah! Oh, yeah! Tingnan po natin kung ano pa yung mga hindi nakuha sa hulaan number 6. Itasan pa. Lalo na kung mabaho, number 5. Number 3. Manigarilyo. Si Eli at ang kanyang tropa, nakauna na. Pero ang team elevators, dahil dyan, may 70 points. James, guys, do not worry kasi may 3 rounds pa tayo. Alright? Okay. Kaya pa yan. Ayan na! Suwabe ang laban, pero mas titindi pa ang hulaan kasama ang elevators at Care Bears sa pagbabalik ng Family Feud! Welcome back to Family Feud! Super exciting po na laban ang napapanood niyo sa Super November episode ng Family Feud. At kasamang nakikihula dito sa studio, ang ating mga kababayang seafarers. Welcome po sa inyo. Ang ating mga magigiting na marino. Maraming salamat sa inyo ginagawa. Sa mga nagbubukas lang ng TV na nakikinood sa atin ngayon, kakatsunin pa lang sa atin sa live stream. Alam niyo, magkalaban po ngayon ang team Elevators ni Ely Buendia at ang team Care Bears ni James Reid. Leading po ang Elevators with 70 points habang wala pa, 0 pa rin ang Care Bears. Kaya ang susunod na magtatapat, ang lead vocalist ng Pinkmen na si Gyro at ang Cebuano singer-songwriter na si Jolian. Guys, let's play round 2. So, Gyro, let's go, Jolian! Awesome. Good luck. Top 6 answers are on the board. Kapag nagising ka sa madaling araw at hindi ka na makatulog, ano na lang ang gagawin mo? Go! Julian. Iinom ng coffee. Magkakape! Sabi ni Julian, magkakape na dyan ba yan? Okay? Gyro, pwede pa makuha ang top answer. Again, nagising ka madaling araw tapos hindi ka na makatulog, ano na lang gagawin mo? Manonood ng TV! Iyon! Manonood ng TV! Nandiyan pa yan! Nandiyan, pero mas mataas! Jolian, pass or play? Play. Okay, balik mo na tayo, Gyro. Let's go play Care Bears for round 2. August, pag nagising ka sa madaling araw at hindi ka na makatulog, ano na kayang gagawin? Magsa-cellphone. Ayan na naman si cellphone! Services? Top answer. Andrew, kapag nagising ka sa madaling araw, Andrew, at hindi ka na makatulog, anong gagawin mo? Magdadasal? Magdarasal. Oo naman! Sana makatulog ako! Nandiyan ba ang magdarasal? James, okay. Kapag nagising ka sa madaling araw, tapos hindi ka na makatulog, ano nang gagawin mo? It's okay.
Guys, pwede na kayo mag-huddle. Pero may chance pa naman. Okay, okay. May chance pa, Jolian. Okay. Kapag nagising ka sa madaling araw, tapos hindi ka makatulog, anong gagawin mo? Kumakain. Kumain? Yes. Bye. Ay, nandun na! Oh, nandun na! Guys, eto. Steal na naman. Oo, oh, tingnan natin. Emmy, nagising ka madaling araw, tapos hindi ka makatulog, anong gagawin? Maliligo. Maliligo. Pio, madalas ba mangyari sa'yo to? Yung talagang biglang nagigising ka na lang? Oo, gusto ko. Minsan, ano, minsan kapag hindi na ako nakakatulog, galaw-galaw na lang para magising na yung diwa. Tuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy mo na talaga. Nagising na eh. Maliligo. Wala, gigising na rin anyway. Nagising ka, ano kaya? Anong gagawin mo pag hindi ka makatulog? Magbabasa. Magbabasa. Kasi nakakaantok yun. Pero ito, Ely, pag ano ba yung madalas na proseso pag gumagawa ka, sumusulat ka ng kanta, may oras ba siya na ito, mas creative ka dito sa oras na to, gabi, umaga, madaling araw? Usually, naglalaro ako ng video game. Video game? May naisip akong kanta pag gumagawa. Oh, wow! Tapos doon talaga, nag-flow na lahat. Ang galing. Pero usually, nangyayari din yun sa madaling araw? Madaling araw din, oo. Madaling araw din. So, yung bang magiging sagot mo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Makikinig ba tayo kala Emmy, Pio, Giro? Again, kapag nagising sa madaling araw at hindi makatulog, ano na lang ang gagawin mo, Ely? Maglinis. Maglinis! Oh, so he says... Yeah! 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 Tignan natin kung ano yung mga hindi nahulaan. Number four, please. Yan, sila just this. Just this. Number three, magluto. Anyway, pang malakas at sa kamtahan, pati rin sa hulaan ng elevators dahil leading pa rin sila with 136 points. Pero, malaki pa ang pag-asang makahabol ng Care Bears. Okay, makahabol yan. Now, ito, round three na ang susunod. When we return, dito lang sa Family Feud. Feel po namin ang mainit na suporta this super November. Kaya isang mainit na pagbati sa mga Pinoy dyan na nanonood sa Daejeon, South Korea. Thank you for watching. Sa mga taga San Antonio, Macau, maraming salamat po sa inyo. Dubai, United Arab Emirates, sa mga taga Graz, Austria, Shanghai, China, Indiana, USA, at Chicago, Illinois. Stay safe po and we can't wait to welcome you back home. And for now, update muna tayo sa scores. Nangunguna po ang elevators na may 136 points. Samantalang naghahabol ang Care Bears na wala pang puntos pero hahabol daw dahil up next sa central podium, sina Pio and August. So let's go play round three! Laban, laban, laban! Good luck! Kasi double points round na ito. And we're looking for the top 6 answers. Name something na mabenta kapag gabi. Go. Pio. Balot. Balot. Pio, kumakain ka siguro ng balot. Kumakain. Yeah. Kumakain, di ba? Survey says, boom! Top answer. Pio, pass or play? Play tayo, boss. Play, play. Okay, August, balik muna tayo. Oh, first time maglalaro na elevators. Eto na, Emmy. Anyway, something na mabenta kapag gabi. Alak. Services? Yeah! Ely, something na mabenta kapag gabi. Load. Load! Oo, cellphone load. Oh, di ba? Nandyan ba ang load? Wala, wala daw si cellphone load. Something na mabenta kapag gabi. Kape! Kape! Services? Yeah! Yo! Pio, something na mabenta kapag gabi. Yossi siguro ba? Yossi. Services? Wala. Care Bears, time to huddle. Isip na kayo ng sagot. Emmy, name something na mabenta kapag gabi. Lugaw. Lugaw. Nandyan ba ang lugaw? Meron! Eli, dalawa na lang. Something na mabenta kapag gabi, Eli. Total, may balot na at may lugaw. So, food trip tayo. Pares! Pares! Oh, shout out sa mga paresan dyan, sa Cubao. Services? Wow! Oh, ito na. Ito, kukompletuhin na. Something
na mabenta sa gabi? Pulutan! 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 Pulutan talaga. Okay, sorry. Okay, I'll give you one last. Be specific. Anong klaseng pulutan? Mani. Mani! Survey says. Wala. Botik na. Care Bears. Eto na yung chance yung magka-points. Alright. Andrew, palagay mo. Nandiyan na lahat eh. So, sa totoo lang, medyo madali kasi medyo mataas yung 3 eh. So, parang talagang top of mind. Something na mabenta kapag gabi, Andrew. Sisig. August, something na mabenta kapag gabi. Tokot baboy. Tokot baboy. Julian? Kwek-kwek. Sisig, tokot baboy, kwek-kwek. Nasa pagkain talaga sila. James, ha? This is your final chance again. Okay. Something na mabenta kapag gabi, James. 3 seconds. Okay, I'm gonna go with Andrew. I say sisig. Okay, sisig. Ayan. Kasi kapartner nung alak, di ba? Sisig. Crispy sisig. Lalo na yung sisig ng mga kapampangan sisig. Doon talaga nag-originate. Napakasarap. Saan hindi kayo magsisig? Nandiyan ba ang sisig? Tignan natin, ano kaya yun? Number 3. Barbecue! Ang ating score after 3 rounds, leading pa rin po ang Elevators with 278 points. Ang Care Bears, may chance pa rin. Always, ito nangyayari pa natin ito. Na on the last round, biglang ahabol. Tapos mananalo pa, okay? Emmy and Andrew, let's play the final round. Good luck! Triple points round na po. Times 3 ang value ng bawat tamang sagot. At top 4 answers na lang hinahanap natin. Here we go. Sino ang karaniwang nagsusuot ng helmet? Go! Andrew! Motor driver. So, sumasakay sa motor. Si Ely ay nagmumotor. Yes. Ely, mahilig magmotor sa Cruiser heads. Yan, talaga napakahalaga po talaga ng helmet. Kailangan may helmet parati. Ang dami pa rin pong hindi gumagamit ng helmet sa kalsada. Huwag pong ganun. Delikado yan. Kaya nandyan ba ang motor? Yep. So, nako, since top answer to, pass or play, Andrew? Play! Okay, let's see. Final round. Alright. James, tignan natin ha. Again, sino karaniwang nagsusot ng helmet? Bata. Mga bata. Siguro pag naglalaro sa playground, nandyan ba ang bata? Sino pa nag-helmet, Julian? Bus driver! Wow! Sobrang ingat nun! Mabuti pa siya. Yung iba nga sa nagmumotor ayaw mag-helmet. Pero si mamang bus driver. Wow! Survey says, wala si mamang bus driver. Elevators, huddle. August, sino ang karaniwang nagsusuot ng helmet? Construction worker. Services? Oh. Andrew, sino ang karaniwang nagsusuot ng helmet? Yung pasahero. Pasahero ng bus? Yung pasahero sa motor. Okay. Pasahero ng rider. Pwede naman. Services? Uy! Tatlo na. Okay. Ito na. Alright. Amy, sa Jess, sino ba kaya karaniwang nagsusot ng helmet? Astronaut. Astronaut. Oo. Maabot tayo dun. Pio. Nagbabike siguro. Bisikleta. Power Ranger. Sino? Si Power Ranger. Talaga, Power Ranger. Sa bagay, no? Shider. Superhero. Oo nga, no? Sino karaniwang nagsusot ng helmet? Skateboarder! Yan, mga ganyan. For the win, Ely Buendia, sino kaya ang karaniwang nagsusot ng helmet? 3 seconds. Sige, skateboarder! Alright. Eto, nandiyan kaya ang skateboarder. Tignan natin.
For the win, skateboarder. Wala! Kaya lang, kinapos ang puntos. You got this round, but the thing is, kulang siya ng 23 points. So, sayang, siguro kung nakuha niyo yung number 2, panalo kayo. At this point, tignan muna natin yung dinawalaan. Number 4, baseball. Football players, diba? Baseball. American football. Yan, ganun din. Sports. Number 2. Car racer. Car racer. At dahil dyan, ang final score, Elevators 278. Care Bears 255. Pero diba, at least, biglang umabot. Oh, diba, umabot 255. Maraming salamat, Andrew. Thank you very much. So, ulitin. Babalik tayo. Babawi tayo, August. Ha? Yes. Sasakay na tayo ng bus. Hanapin na natin si mga bus driver. I love that. I love that answer. It's gonna be viral for 2 weeks for sure. Ang galing, ang galing. James, thank you very much. Thank you. We had so much fun. Thank you, thank you. Babalik, ha? Babalik, ha? Babalik. Palakpakan po natin ang Care Bears sa mabuhi po ng 50,000 pesos. Siyempre, Elevators, eto na, champion. Meron tayo 100,000. Ngayon, susunod na yung next round, yung final round. Sino maglalaro sa Fast Money, Ely? Si Pio, tsaka si Jairo. Pio and Jairo! Ayan po, susunod na ang Fast Money round sa pagbabalik ng Family Feud! Welcome back sa Family Feud! Super November talaga para sa Elevators kasi nanalo na po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero syempre, mas cool pag makapag-uwi sila ng total cash prize na 200,000 pesos! Oh yeah! Pio, may 20,000 din ang napili yung charity. May napili na ba kayo? Meron na, meron na. Boss Dong, actually, ang napili namin charity is the Portion Project. So lahat kasi kami sa Elevators, mga animal lovers kami. Ayan, ngayon si paring Jairo ay nasa waiting area sa likod. Hindi yan tayo naririnig, Pio. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kaganda si Vice Ganda? Go. 7. Karaniwang kulay ng puto. Puti. Kapag matanda na, nadadagdagan ng gastos sa anong bagay? Gamot. Ginagawa ng teenager na nagre-rebelde? Pagyosi. Sa anong pagkain karaniwang allergic ang tao? Ipon. Let's go, paring Pio. Ito na. Scale of 1 to 10. Gaano kaganda? Si Vice Ganda, ang sabi mo ay 7. Ang sabi ng service sa 7 ay... Uy! Wow, very good, very good. Karaniwang kulay ng puto, ang sabi mo ay puti. Ang sabi ng survey ay... Whoa! Kapag matanda na nadadagdagan ng gastos sa ano bagay? Sa gamot. Ganun. Survey says... Whoa! Ginagawa ng teenager na nagre-rebelde, nag-yoyosi. Survey says... 145! Tatapusin na yata. Sa anong pagkain karaniwang allergic ang tao? Sabi mo, sa tipo. Sabi ng survey ay... Wow! Okay, history po. Dahil officially, si Pio po ang highest points na nakakuha sa first player. Sa first player. Kasi yung previous record natin, 181. Kay si Casey Montero. Ngayon, pare, ikaw na ang record holder ng Family Feud. Pare Pio, 188! Nako! Ano? Tatawagin po ba natin si Jairo? Hindi na. Okay, tawagin na si Jairo. Jairo! Let's go! Jairo! Kamusta? Okay, okay naman tayo sa likod. Walang problema. All goods, goods. Ay, gusto lang ako sabihin, Dingdong, kasi minsan lang ito mangyayari. Yes. Pinag-isipan ko to na pag dumating tayo sa moment na to, may bibigay ako sa iyong regalo okay. Na one of a kind. Sige. And dahil Family Feud, hindi tayo magpapatalo kay Steve Harvey. Ito na ang regalo ko sa iyo. Alip! Okay, astig to! Alright! Alright, let's do this! Dali, dali. Ito okay, na, ito okay, na. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Alip, pakinggo. Kapit natin, yeah. Kapit natin. Ayan. All right. Bagay! Bagay! All right, y'all. I'm with Jairo over here. Yeah! Ilang kaya naku?
Hindi ako gagalaw para hindi mahulog. Ilang kaya nakuha ni Pio? No points. Feeling ko madami. Mga... Oo nga, madami. Two digits. Tama ka dyan. Actually, hindi madami. Sobrang dami. 188. Wow! Grabe. Alis na ako! Uwi na ako! Ibig sabihin, 12 na lang kailangan mo, okay? 12 points! Here we go. To get the additional 100,000, kailangan mo na lang 12. Makikita na ng mga manonood ang sagot ni Pio. Ayan. Yeah, yeah, yeah. Alright. Give me 25 seconds on the clock. Are y'all ready? Ready! Alright. Here's a question. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaganda si Vice Ganda? Go. 1! Karaniwang kulay ng puto. Puti! Bukod sa puti. Ube! Kapag matanda na, nadadagdagan ng gasto sa anong bagay? Gamot! Sa paspas! Ginagawa ng teenager na nagre-rebelde. Naglalayas! Anong pagkain karaniwang allergic? Alright, Jero. Let's go, come on. Sa anong pagkain karaniwang allergic ang tao, hindi na natin naabutan. Pero anong gusto mo sana sagutin dyan? Mani. Mani, yeah, totoo yan. Minsan, nakamamatay yun. Yan, mani. Kapag matanda na, nadadagdagan ng gasto sa anong bagay, sabi mo, ay, hindi pala natin naabutan yan. Ang top answer dito, gamot. Gamot or supplements. On a scale of 1 to 10, gaano kaganda si Vice Ganda? Sabi mo, ay, 1. Ang sabi ng survey ay, oh, meron din, may isa. Ang top answer dito ay 8. 8. 8. Pero we need 11 points still. 11 pa. At eto na. Karaniwang kulay ng puto. Ang sabi mo ay kulay ube. Ang top answer dito, puti. Nandyan ba ang ube? Sa rebelde, nagbibisyo. Yun ang top answer. Grabe. Congratulations, guys. You have won a total of 200,000 pesos. Oh, my goodness. And congratulations, guys. Ang galing nyo. Especially Pio. Wow, 188. Galing. Pare, record holder ka, Pio. Tanda. Yung team ninyo. Kaya, ayan po. Muli. Marami pang masasayang episodes ang inanda namin ngayong Super November. Kaya tutok lang po kayo dito. Tito Steve Harvey, kung nanonood ka, isang pagbati mula sa amin dito sa Family Feud Philippines. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na mag-aatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!